Magandang araw mga bata! Magsitayo muna tayong lahat para sa panimulang panalangin para sa araw na ito. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, Amen. Inoon, sana'y bigyan niyo po kami ng kaalaman upang matuto ngayong araw. Sana po iligtas niyo po kami sa mga kapamahakan at gabayan niyo po kami upang gumawa ng mga mabuti. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Bago kayo magsiupo, mangyaring pakipulot muna ang mga papel at plastic sa ilalim ng inyong mga upuan at pakiayos na rin ang inyong mga upuan. Salamat mga bata. Maari na kayong umuko. Magandang araw, mga bata! Magandang araw, ma'am! Kumusta kayo? Okay lang! Mabuti, ikinagagalak kong malaman na okay kayong lahat. Ngayon, nais kong malaman kung sino-sino ang mga lumiban ngayong araw. Tinatawagan ko ng pansin ang sekretarya upang iulat sa akin kung sino-sino ang mga lumiban. Binibining, Maris? Wala pong lumiban, ma'am. Wow! Ikinagagalak kong malaman na walang lumiban sa araw na ito. Bigyan ng masigarbong palakpakan ang mga sirili dahil hindi kayo lumiban sa araw na ito. Ngayon, bago tayo dumako sa ating talakayan ngayong araw, nais ko munang malaman kung ano ang paksa natin kahapon. Dialekto Afrika! Mabuti, kinagagalak kong malaman na naalala niyo pa ang ating paksa kahapon. Ngayon, maipapakita akong mga larawan sa inyo at sabihin niyo kung ano-ano ang mga larawang ito. Para sa inyo, ano ang larawang ito? Simbahan! Pwede? Ito? Naghahalala ng babae! Wow! Sunod, para sa inyo, ano itong larawang ito? Nagpipista! Wow, ang galing-galing! Ito? Para sa inyo, ano itong larawan na ito? Para sa inyo, ano ito? Nagkasari. Okay, kung yan ang... Para sa inyo, ano ito? Nagdadala ng mga cross. Okay. Ito. Anong larawan ito? Nagluluto. Nagluluto nga ba ito? Nag... Ah, tapos na. So ngayon, ang paksa natin ay tungkol sa mga paniniwala at tradisyon. Ulit, ang ating paksa ngayong araw ay tungkol sa paniniwala at tradisyon. Ano nga ba ang tradisyon? Pakibasa mga bata. Ito ang mga paniniwala o opinion na naisalin mula sa mga magulang papunta sa mga anak nila. Tama! So, ang tradisyon, ito ay ang mga paniniwala o opinion na naisalin mula sa mga magulang papunta sa mga anak. So, at ito ang mga karaniwang na ating ginagawa. So, ngayon, may mga karaniwang na tradisyon na tayong mga Pilipino ang na ating ginagawa. So, una, ang piyesta. So, ang larawang ito ay tungkol sa piyesta. Tama ang sinabi niyo kanina. So, pakibasa kung anong kahulugan ng piyesta? Ay isa sa mga malalaking pagbirang ng ginugunita bawat taon sa iba't ibang dako ng Pilipinas. Tama! So, ang piyesta ay isa sa mga malalaking pagdiriwang
ng ginigunita bawat taon sa iba't ibang dako ng piyesta. So ito ang larawan sa piyesta. Pangalawa, mahal na araw o sinakulo. Basahin. Ito ay traditional na pagsasadula ng mga pangyayari hinggil sa mga dinanas ni Jesu Kristo bago at pagkaraang ipako siya sa cross. Tama! So ito ay traditional na pagsasadula ng mga pangyayari hinggil sa mga dinananas ni Kristo bago at pagkaraang ipako siya sa cross. So ito ang ating ginagawa kapag mahal na araw. So ating sinasadula ang ginagawa natin ng respeto ang mahal na araw. So walang sa araw na ito, walang mga gawain, ang ating focus ng is ang pagsisimba o ang pagnonobina. So pangatlo, pamamanhikan, basahin. Ito ay okasyon kung saan ang pamilya ng lalaki o nobyo ay pupunta sa babae o nobya para formal na hingiin ang kamay ng dalaga sa kanyang mga magulang. Tama! So ang pamanhikan ay ito ay yung okasyon kung saan ang pamilya ng lalaki o nobyo ay pupunta sa bahay ng babae o nobya para formal na hingiin ang kamay ng dalaga bago sila ikasal. So, nagpapakita ito ng respeto at karangalan para sa mga magulang ng babae bago sila ikasal. So, ito ang larawan na ng pamamanhikan. Nagdadala sila ng mga pagkain, mga ito ang pamamanhikan. Pang-apat, harana, basahin. Ito ay ang awit o tugtugin na isinasagawa isang gabi mula sa labas ng tahanan ng taong pinararangalan o nililigawan. So, ang harana, ito ay isang awit o tugtugin na isinasagawa isang gabi mula sa labas ng tahanan ng taong pinararangalan o niligawan. So, ang harana is ito. Yung ang noon, ang tradisyon talaga ng Pilipino ay hindi kagaya ngayon na sa cellphone na manliligaw. So, sa noon, ang mga lalaki ay nanghaharana. So, nasa bintana yung babae at ang lalaki ay kumakanta o hinaharahan ang babae na kanyang napupusuan. Ito ang harana. Ito ay isang traditional na gawain ng mga Pilipino. Sunod, panglima, simbang gabi, pakibasa. Ay isang kinaugalian pagdaraos ng Santa Misa sa Pilipinas tuwing panahon ng Kapaskuhan. Tama! So, ang simbang gabi, ay isang kinaugaliang pagdaraos ng Santa Misa sa Pilipinas tuwing panahon ng Kapaskuhan. So, ito ay tinatawag na Misa de Gallo. Ginagawa ito sa tuwing ika-16 ng December at 20, hanggang 24 ng December. At ang pang-anim, panghuli na karaniwang tradisyon ng Pilipino, Flores de Mayo. Basahin. Ay isang kapistahan na idinadaos sa Pilipinas sa buwan ng Mayo. Ito yung ang Flores de Mayo, ito ay isang kapistahan na idinadaos sa Pilipinas sa buwan ng Mayo. Ginagawa ito ng mga kabataan sa simbahan. Ito ang Flores de Mayo. At ang susunod nating tatalakayin ay tungkol sa mga paniniwala.
paniniwala o ito ang sinasabi na pamahiin. So sa kusina, ang unang pamahiin o paniniwala ay bawal kumanta sa harap ng kalan. Dahil may masamang mangyayari sa iyo. So dapat hindi tayo kumanta sa harap ng kalan. Pangalawa, bawal sa hapag kainan na kumanta. So bawal din na kumanta sa hapag na kainan dahil simbolo ito ng walang respeto. At ang pangatlo ay ang bawal paglaruan ang apoy. So ang ibig sabihin ng bawal paglaruan ang apoy dahil maaaring lumubo ang mata. So dapat hindi nyo paglaruan ang apoy kapag nasa kusina kayo. So ang pang-apat ay hindi dapat makabasag ng pinggan sa araw ng okasyon. Dahil ang ibig sabihin ay ito ay simbolo ng kamalasan. So, pamahiin at o paniniwala sa kusina ay bawal kumanta sa harap ng kalan, bawal kumanta sa hapagkainan at bawal paglaruan ang apoy. Hindi dapat makabasag ng pinggan sa araw-araw ay sa araw ng okasyon. So sa kasal, bawal isukat ang damit pang kasal. Dahil sumusimbilo ito ng hindi matuloy ang kasal kapag isukat ang damit ng pangkasal. Pangalawa, bawal magkita ang magkaparehas na bago ang araw ng kanilang kasal dahil sumusimbilo ito ng may mamamatay sa kanila. Pangatlo, dapat unahan ng babae ang lalaki na lumabas ng simbahan para hindi maliitin ang babae. So, ang pang-apat, kapag umulan sa araw ng kasal, ito ay simbolo ng kaswertihan. So, ang paniniwala o pamahiin sa kasal ay bawal isukat ang damit pang kasal, bawal magkita ang magkapareha o magkapares bago ang araw ng kasal, dapat unahan ng babae ang lalaki na lumabas ng simbahan at kapag umulan sa araw ng kasal, ito ang mga pamahiin o paniniwala sa kasal. So kapag may sumas sa kabilang buhay na mga paniniwala o pamahiin. Una, bawal matulog sa tabi ng kabaong. Pangalawa, bawal magkamot ng ulo dahil maaaring magkaroon ng kuto. So dapat wag kayong magkumot o magkamot ng ulo kapag may sumas sa kabilang buhay o may patay. Pangatlo, pagsuotin ng pulang damit ang mga bata upang hindi guluhin ng namayapa. So, pang-apat, dapat putulin ang kwintas na nakakabit sa namayapa upang hindi na siya sundan. So, pang-awal magwalis sa araw ng burol bilang respeto ng namayapa. At pang-anim, bawal matuluan ng luha ang tabaong dahil upang hindi siya mahiran sa pag-akyat sa langit. Naintindihan niyo ba mga bata? Opo! Mabuti! So ngayon, aking ipapakita sa inyo ang mga larawan kung ano ang mga tradisyon na inyong patuloy na ginagawa. Ano ang inyong ginagawa? Pista, simbang gabi, pamanhikan, harana, simbang gabi, ano pa? Maghaharana. May nangaharana na ba sa inyo? So, ano pa? Pagpepestahan. Oo, so patuloy nating tinatangkilik ang fiesta, simbang gabi at mga Flores de Mayo. So ngayon,
May aktibidad tayo na gawin o kasunduan. O may kasunduan tayong gagawin. So, basahin. Sa isang long bond paper, gumawa ng isang sanaysay tungkol sa mga tradisyon at paniniwala ng mga Pilipino bilang isang mag-aaral, dapat bang panatilihin ang pagtatangkilik ng mga tradisyon at paniniwala? So, ayon. So, sa isang long bond paper, gumawa kayo ng isang sanaysay tungkol sa tradisyon at paniniwala ng mga Pilipino. So, bilang isang mag-aaral, dapat bang panatilihin ang pagtangkilik ng tradisyon o paniniwala? So, isulat nyo sa isang long bond paper, gumawa kayo ng sanaysay. So, ipasan nyo ito bukas. So, pamantayan ng paggrado, nilalaman 30 puntos, kaugnayan sa tema, originalidad, 10 puntos, estilo, 5 puntos, at paggamit ng salita, 5 puntos. Sa kabuuhan is 50 puntos. So, naintindihan nyo ba mga bata? Opo! Mabuti. So, ngayon, dito nagtatapos ang ating talakayan ngayong araw. So, dapat nating patuloy na tangkilikin ang tradisyon at dapat nating sundin ang mga paniniwala at o pamahiin upang hindi ito mawala sa ating tradisyon o paniniwala bilang Pilipino. Naintindihan niyo mga bata? Opo! Salamat mga bata!